Nasa dulo na ng kanyang PBA career at nagbibigay na lang ng kanyang mga basketball experiences at basketball smarts, ay isa talaga noon sa PBA's one of the best shooters, si Larry Conacher. Mataas ang basketball IQ at kamador sa 3-point area ay napakalaking tulong talaga ni Babyface Assassin sa mga napuntahan nitong kuponan. May napakagandang collegiate career ay bakit nga ba tila kailangan pa uling patunayan ni Conacher ang sarili? At ano nga ba ang dahilan at bumagsak ito sa 14th pick ng PBA draft? So bago tayo magsimula mga kadribol, ay ipapakilala ko lang sa inyo itong 1xbet. Dito ay pwede kang tumaya sa PBA at NBA at napakadali lang. Click nyo lang yung link sa baba at huwag kalimutan ang promo code na BACE. At pwede ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus once nakapag-deposit ka ng at least 50 pesos. GCash lang ay pwede ka nang mag-cash in at cash out, kaya register na sa 1xbet. UAAP champion at UAAP co-finals MVP ay nasa kolehiyo pa lang ay kilala ng Deadly Gunner, at alam na talaga ng mga basketball fans ang kayang i-offer na isang Larry Conacher. 2004 at huling taon na ni Larry Conacher sa Ateneo Blue Eagles ay 4 games nga lang ang inilaro nito dahil nagtamo ng ACL injury na siyang tuluyan ngang tumapos sa UAAP career ni Conacher. Noong mga panahong ito ay dahil sa tindi ng impact ng ACL injury ay kapag tinamaan ka nito ay malamang tapos na agad ang iyong basketball career. Nagpalakas at nagre-recover sa kanyang natamong injury ay kahit pa tila kailangan pa uling patunayan ang sarili ay hindi nga sumuko sa kanyang PBA dream si Larfon. 2005 PBA draft ay dito na nakita ang epekto ng tinamong ACL injury ni Conacher, at natapos lang tawaging first overall pick si Jay Washington kasunod ni Alex Cabagnot, Denok Miranda, Mac Cardona, KG Canaleta at Leo Nahorda, ay wala pa ding Larry Conacher ang natatawag. Second round at napiling 14th overall pick ay tila blessing in disguise, at napakagandang sitwasyon naman ito para kay Larfon dahil Red Bull at si Coach Yeng Yao pa ang kumuha sa kanya. Kilalang binibigyan lahat ang kanyang mga players ng opportunity na ipamalas ang kanilang mga laro. Ay dito na lubusang nag-shine si Conacher at tila pinatunayan sa mga nagpalampas sa kanya kung ano ang sinayang nila. Matapos mag-average ng 8 points sa loob ng 38% clip sa 3-point area, 3.6 rebounds at 2.1 assist, ay dito na tinanghal si Conacher na 2006 PBA Rookie of the Year. Rookie of the Year at kasama sa PBA All-Rookie Team ay kabilang din noon si Conacher sa mga nangbangga at nanggigibang mga taga-Red Bull para iuwi ang 2005-2006 PBA Fiesta Conference title. After ng Red Bull at sumaglit sa Magnolia, ay kasama si L.A. Tenorio ay napuntang Alaska si Conacher, kung saan naging malaking parte din ang basketball IQ at 3-point shooting nito para sa success ng Aces. Important piece ng Aces ay nang mapunta namang Talk and Text si Conacher, ay dito talaga ito lubusang nag-shine at patunay nga sa tindi ng laruan ni Babyface Assassin ay naging mahalagang parte din ito ng Gilas Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon ay nakaraming kampiyonato sa Talk and Text at nakapag-uwi din ng silver at gold medal para sa bansang Pilipinas, ang deadly at reliable 3-point sniper. One of the best PBA 3-point shooters at one of the biggest PBA draft steals, ay mula 14th overall pick ay meron ng 7 PBA championships, 3-time PBA All-Star, PBA Finals MVP at PBA Mr. Quality Minutes, ay isa na nga din ngayong dependable leader ng NLEX, si Larry Conacher. Inaming special and it felt like family ay sinabi nga ni Larry Conacher na talagang maswerte lang siya at napuntang Red Bull na may coach na bibigyan ka talaga ng chance na ipakita ang totoong kakayahan mo. Ikaw kadribol, ano ang masasabi mo sa special na basketball journey na ito ni Babyface Assassin, Larry Conacher?